Right after Apayao, we're about to explore the northeastern tip of Luzon, Cagayan Province, located in the Cagayan Valley region. From Apayao Province, Cagayan is located 221 kilometers north and it would take you around 4 to 5 hours of travel. Tara! Let's discover the wonders of Cagayan Province and explore a never-ending adventure. Ang lalawigan ng Cagayan ay nasa hilagang silangang bahagi ng Luzon na siyang ipinopromote ngayon bilang adventure at ecotourism na destinasyon. Before we explore the first destination, tara, mag-breakfast muna tayo! First destination, let's discover the distinct charm of Santa Ana, Cagayan, Palawi Island. Pagdating nyo pa lang ng San Vicente Port, hanapin ang visitor center para mag-register at magrenta ng bangka patungo sa inyong mga gustong destinasyon. Ang bangka mula San Vicente Port sa Santa Ana, Cagayan ay higit kumulang 20 to 30 minutes na pagbabangka. Ito ay depende pa rin kung gaano kalaki ang alon. Ang isla na ito ay napapalibutan ng Babuyan Channel sa Hilaga at Pacific Ocean sa Silangan. Pagdating sa isla, ang unang bagay na mapapansin mo ay ang mga greeneries mula sa bundok at ang malinaw nitong tubig. Welcome po kayo dito sa isla, protected. Kagaya po sa ibang lugar, may patakaran po na dapat natin malaman. Bawal po mangulit ng kahit anong bagay na nakikita natin dito sa isla po. Kasi ang isla po natin ay protected. So ang pupuntahan po natin ay ang lumang lighthouse po na pinatayo pa ng Espanyol noong 1888. So may taas po siya na 110 meters above sea level. May distance po na 420 meters mula po dito hanggang sa lighthouse po. 15 to 20 minutes po yung pag-akyat natin, depende sa ating paglalakad. Kasi abang umakyat po tayo, gumaganda kasi yung view dito sa baba na ating matatanaw. Kaya ang isang magpapatagal po sa atin dyan ay pag-picture taking po. Kasama naman po yun sa rest natin. So may hagdan naman po siya na 437 step. May walang hagdan po pero malapit na po sa lighthouse. Dala lang po tayo ng sapat na tubig natin kasi wala po tayong mapagbibilihan na mainom sa taas. At yung gustong gumamit po ng CR dito na rin po kasi wala po tayong CR sa taas. At kung may katanungan po kayo, magtanong lang sa mga guide po para masagot po yung tanong nyo hanggat abot namin makakaya. Yun lang po. Okay po. So kung ready na po tayo. Yes po. Una po tayo. Okay na. Let's go. Ready. Okay. Go. Na po yun. Opo. So guys, magdala na lang kayo ng tubig paakyat kasi pinagbawal ang pagbebenta ng mga chips at beverages sa taas. Just make sure na dalhin nyo rin pababa ang basura nyo para ma-maintain ang kalinisan dito sa Palawi Island. Isa
Isa sa mga pangunahing atraksyon ang Cape Engaño Lighthouse. Ito ay kilala rin bilang Farol de Cabo Engaño. Ang lighthouse na ito ay ginawa raw ng isang marinong Espanyol noong una ito makarating sa isla noong 1887. At dahil sa nakakahalinang ganda ng isla na ito, tinawag itong Engaño. Ito ay gawa sa bato at may taas na 50 feet. Ano? Sama ka sa biyahe ko. Mas maganda daw yung view dito sa baba, so i-check natin yan. Yan, sa mundo ka sa malambot na mga. Ay, ang ganda dyan. Nandito sa baba ang marker ng Palawi Island. Sadyang mainit lang, ngunit may kubo naman sa gilid na pwede nyong silungan o kainan sa baba. Matatanaw dito sa taas ang Babuyan Island, Dos Hermanas Island, pati na rin ang Engaño Cove. So yung island na yon is Dos Hermanas. Sino ang hindi may engaño at mahahalina sa ganito kagandang view? Indeed, Palawi Island is a virgin paradise. Pagbaba ng lighthouse, makikita nyo ang isa pang marker ng Palawi Island. Sa kasaganahan ng isla na ito sa mga puno, lighthouse and beaches, ang Palawi Island ay nagsilbing isang paraiso para sa mga gusto ma-experience ang natural na kagandahan ng Pilipinas. Isang tunay na kaakit-akit na isla sa baybayin ng Bayan ng Santa Ana sa lalawigan ng Cagayan. Ang Palawi Island ay hindi ganun kadaling puntahan. Ang napakahabang land travel from Manila ay isa sa mga rason kung bakit kakunti lang ang nagtsatsaga pumunta rito. Masaya ako at narating ko ito. Next up, Apari, Cagayan. Ang Apari ay isang maliit na bayan na matatagpuan sa Hilagang Cagayan. Medyo sikat ang bayang ito dahil sa theme song ng Itbulaga. Ito ay matatagpuan sa hilagang dulo ng Luzon. Ang bayan ay nasa Typhoon Belt at isa ring mahalagang lokasyon para sa pagsubaybay ng bagyo sa Pag-asa. Dito sa Apari rin makikita ang isang Pag-asa Meteorological Station na siyang ginagamit na satellite in real-time weather forecast. Dito na kami sa Apari marker ngayon at itatry namin sugurin yung ulan, makapagpicture lang sa marker na yun. Good luck na lang talaga. Thank you.
Lumiwanag rin naman habang nasa biyahe kami from Apari to Bagao, Cagayan. Bagao is 81.1 kilometers and it will take us around 2 hours of travel. This is one of the couple rooms at Country Hotel and Restaurant located at San Jose, Bagao. A 2-hour adventure drive from Tuguegarao City na siyang kapital ng Cagayan. This is a 5 over 5 hotel for me kasi lahat ng rooms nila dito ay very spacious, maliwalas at tahimik yung lugar. Next stop, Blue Waterfalls and Cave in Bagao, Cagayan. Ay, laki po ang Diyos ko. Ano pa yung nabasa? Kaya nga eh. Naka sa sila yung mag-uusap. Ay, sa kapisya. At ganon. Bagao is a small municipality which can be found in Cagayan. Ito ay nabiyayaan ng mga magagandang tanawin, falls at cave. At isa sa mga lugar na talagang sulit na bisitahin, ang Blue Waterfalls. Kailangan nyo maglakad ng 20 to 30 minutes papunta sa ilog. Sa pagbaba pa lang, mabibighanin na kayo sa magagandang tanawin. Bago tuloy ang makarating sa mga talon at kuweba, kayo ay ma-assign sa mga guides na siya magdi-discuss ng mga ruta at guidelines. You can either choose from the route through the forest or route where you'll trek the river. Kung gusto niyo na exciting route, I recommend to choose the river crossing trail. Entrance fee dito ay 30 pesos. At dahil lang canyoneering ay may kasamang climbing, river crossing, swimming, spelunking, cliff diving, and hiking all in one, lahat ng tourist dito ay kinakailangan magsuot ng life vest at safety helmets para na rin sa kaligtasan ng lahat. Ito naman ang Blue Water Cave. Ito ay optional na activity at para lamang sa mga professional spelunkers. Left these years ago, I was young and I'm old, still care for the void. We don't need the past in our lives for tomorrow. Never see the end of the night filled with sorrow. What do we do to love? What do we do to love? What do we do to Kung hindi nyo kayang lumakad sa mga matarik na daanan, magpa-assist kayo lang sa mga tour guide, huwag kayong mahiyaman para walang ma-accident ka sa akin. Kung gusto nyo tumalon sa mga falls, ma'am, sabihin nyo sa amin, kami ang maunang tumalon, kayo ang susunod para safe kayo. At saka yung paggamit ng light vest, ma'am, huwag natin tanggalin yung light vest doon sa malalim na part ng tubig, ma'am, para safe kayo. Yun lang, ma'am. Dadagdagan yung mga napanood. Yun lang kapag canyoneering. Canyoneering. Puntahan natin yun. Parang gano'n na, parang mini version na canyoneering kasi yun. Yeah, parang maliit na version. Good morning, ma'am, sir. Ako naman po si Gerardo de la Cruz Jr. Kasi sir, may dadagdag ko lang po sa sinabi ni taday ko po. Kung may dala po tayo, harap sa kasigar ng pangal po. Maligar na sa kasigar. So,
po si Wilmer Padulpagod, Norway, ma'am. Ingat po tayo sa daanan dahil medyo malakas yung tubig. Dapat alakalala lang po. Ingat lang po. Ang Blue Waterfalls ay isang tunay na paraiso dito sa Bagao. Literal na, it will give you a lot of thrilling adventures. Ang journey ay tunay na kasing ganda ng destinasyon. Blessed and gifted with pristine and stunning views, isang lugar na tunay na maipagmamalaki ko bilang Pilipino. Kain na naman itong mga to dito. Next stop, St. Peter's Cathedral, Itugigaraw, Cagayan. Ang St. Peter Metropolitan Cathedral, na kilala rin bilang Itugigaraw Cathedral, ay isang 18th century na simbahan. Talaga namang kita ang ganda ng interior nito mula labas hanggang loob. Dayuhin naman natin ngayon ang Isabela Province. At sa pagbabalik namin dito sa Isabela ng ikahuling araw, sinubukan na rin namin dayuhin ang Japanese Tunnel. Sarado na siya nang dumating kami, ngunit bigla kaming pinayagan ng guide na pumasok sa loob. Sa loob ng tunnel na ito, ipinagbabawal ang pag-take ng pictures at videos. Tumayo rin kami sa provincial capital ng Isabela. Na-enjoy namin maglakad-lakad dito dahil sa napakaraming mapagpipilian na pagkain ng food bazaar. One of the main reasons why people fall in love with certain provinces is because of the unique spots and activities it has. And Cagayan has a lot to offer. From the raw beauty of Palawi Island, the beautiful centuries-old structure lighthouse, Cape Engaño, the exciting nature wonders of Blue Waterfalls and Cave, the Hispanic beauty of St. Peter's Cathedral, the man-made Ilagan Japanese Tunnel, the Guinness Book of World Records biggest armchair giant putaka, the provincial capital of Isabela, the Queen Isabella Park, and the Lower Magat Ecotourism Park in Nueva Vizcaya are just a few glimpses of the beauty of Cagayan Valley. I hope you guys get a few ideas how beautiful Cagayan Valley region is, and I hope you'll add this on your next bucket list. Until the next adventure, bye!